masasabi mo, Papa ni Kelvin, siguro manood sila. What if, di ba? So, ano masasabi mo? Papa ni Kelvin, Timothy Siebert, kung naman nakikita mo ko o nakikita mo yung anak mo, sana tanggapin mo, sana mahalin mo. Ngayon, alam mo naman hindi tayo nakikita mula noong pa hanggang... Good afternoon, everyone. This is Inday Katokong Alimatok. And today's vlog, pasensya na po yung boses ko siguro kagabi to. Kasi alauna na kami umuwi kagabi na nagbunda kami ng Bataan. So, today's vlog is kasama ko ngayon pumunta dito sa bahay ang mother, the mudra of Kelvin. Let's give her a round of applause. Hello. Hi, Tee! Hello! So, kumusta ka na? Okay naman, natanong. Kaya ako pumunta dito dahil tuwa ni Kelvin, kinamusta ko na yung kalagayan niya. Ilan ba sila magkakapatid ni Kelvin? Bali, tatlo sila magkakapatid. Bali, panganay si Kelvin, tapos pangalawa si Raven, at si Raven Kale, pangatlo yung... Oh, wala silang babae? Wala kaming babae, puro sila lalaki. So, na all. And of course, kamukha mo si Kelvin at the same time. Kamukha mo talaga si Kelvin. So, paano mo, paano mo naitaguyod yung, ano mo, ang mga hanap buhay niyo ngayon? Siguro, sa utik-utik na, ano, buhay namin, kahit paano, nakakaraos kami. Dahil sabang araw-araw sa asawa ko, sa pagtatsaga niya pagtatrabaho, kaya eto, ngayon, nagiging maayos yung buhay namin para maging magandang buhay namin ng mag-asawa, lalo sa mga anak ko talagang nagpupursige akong maging maayos sila para sa kanilang buhay. So, yung asawa mo ngayon is pangalawa na yung pangalawa na siya. Si Kelvin, bali ang ama niya, isang Germany. Yun yung talaga yung ama niya, nasa Germany siya, nasa Amerika. Tapos itong pangalawang asawa ko, dito talaga, dito ko kasal. Naging maayos ang buhay namin mag-asawa. Ngayon, hanggang ngayon, sinusubaybayan namin yung pag-ano namin sa mga anak namin. So, paano kayo naghiwalay nung una mong asawa, yung German? So, yung father pala ni Kelvin is German. Yes. Oh, German yan. Ngayon, paano ba kayo naghiwalay? Ilang years na kayo naghiwalay? Siguro, simula nung nanganak ko kay Kelvin, nawala yung sustento niya sa akin. Starting noon na mga 2 taon si Kelvin, yun, hindi na siya sumuporta para sa akin. Tapos, hanggang pinalaki ko siya, naging maayos naman siya, tapos hanggang nakapangasawa ko, eto nga si Rodrigo at Dibago, si June, naging pinalaki niya, tanggap niya yung anak ko na si Kelvin, tapos nagkaanak ako sa kanya ng 2. Ayun, nagkaroon si Kelvin ng kapatid na 2. Yung tatay ni Kelvin is German. So, paano kayo nag-meet? Paano kayo nagkikita niya? Bali, nakilala ko yung tatay ni Kelvin sa Korean. Doon kami nag-meet, doon kami nagkilala. Ngayon, natapos na yung kontrata ko doon sa Korea. Bumalik ako dito sa Pilipinas, year of 2000. 1997 ako umuwi, tapos bundis nga ako. Sumusuporta siya, tapos nawala yung communication na namin nung ako nandito na sa Pinas. So ikaw pala ang isang OFW from Korea. Doon ka pala dati pala. So ngayon, saan ba kayo nakatira ngayon sa... Kami nakatira ngayon sa Binyan, sa Laguna. Doon kami naninirahan ngayon. Kaya... kahit anong taguhin namin mag-asawa para lang maayos ang buhay namin, naplano na si Kelvin, gusto kong maging ang buhay niya o anuman ang mga tao, sana huwag masyadong
tanihin yung anak ko dahil napakabait ng anak ko. So actually, si Kelvin, nakatira namin dito. Hindi naman namin siya pinababayaan kasi si Brenda, hindi naman pinabayaan talaga. So, anong masasabi mo kay Kelvin na parang maano din siya ba yung parang maano talaga na maayos na yung buhay niya? At di ba katulad dati na nang lagi na lang sa mga kaibigan, di ba sabi mo yan na lagi siya nandun sa kaibigan na hindi nga umuwi dun sa inyo. So, anong masasabi mo kay Kelvin para sa iyo ngayon? Ngayon, masasabi ko kay Kelvin, simula nang napapunta siya dito kay Brenda, naging maayos yung buhay niya. Kundi dahil kay Brenda, wala talaga. Talaga na maraming siya natutunan kay Brenda, naging maayos siya. Napakabait ni Brenda. Maraming opportunity din ibinigay niya kay Kelvin, lalo sa mga kaibigan niya dito kay Brenda, sa kanila lahat. Na tumataguyod kay Kelvin, sumusuporta kay Kelvin sa mga kaibigan doon. Talagang wala na ako masasabi. Nahihiya nga ako dahil gawa nga ng sa pakikisama ni Brenda at saka ni Kelvin, sana suportahan ninyo at suportahan ng mga kaibigan para sa kanilang dalawa. So, si Kelvin nandito na siya. So, ngayon is may vlog na siya. So, happy ka ba na naging vlogger na din yung anak mo? Oo naman, syempre. Happy talaga ako. Naging masaya ako dahil sa kanya. Dahil nababago yung buhay niya, nababago yung sitwasyon niya, lahat. Sana maging maayos siya sa mga nararating niya ngayon sa buhay niya. Kaya may kasabihan na don't judge the book by its cover. At please, huwag tayo mag-judge nung una kasi pang sa bandang huli maging ano din yun, maging okay na din, di ba? Kasi ganoon naman talaga ang buhay. Life is weather lang. So maraming daw nagsasabi na si Calvin dito is okay na yung mga friends niya, di ba? May friends siya dun sa Binyan na Luna. So we are thankful na din sila lang kasi nabago talaga yung buhay ni Calvin ang dahil. So we are so thankful din as we are so social climber. We are so thankful din na naging ano din siya kasi yung buhay daw niya dati is grabe. Grabe yung pinagdaanan niya na bata pa daw siya in 17 years old. Umalis na daw siya, naging nagtrabaho na daw siya. Yes, totoo yun. Talagang maraming pinagdaanan si Kelvin talaga na hirap na dinanas niya. Siyempre, nagtatrabaho siya para sa kanya, sa pamilya din namin. Sana huwag niyo husgahan kung ano naman yung anak ko. Tapos ngayon, nandito siya kay Brenda, nagiging maayos yung buhay niya. Sana dire-diretso na pagpatuloy niya na maging ano yung karin niya at lalo na sa sitwasyon na maging maayos yung buhay niya. Yun lang naman. Dahil nagpapasalamat ako kay Brenda sa mga kaibigan niya na sumusuporta sa kanilang dalawa at sa inyo rin. Maraming salamat talaga. Talagang nagkaroon ng buhay yung anak ko kay Brenda. Yes, of course. So we are so thankful din nga. So, nasasabi din si Kelvin sa amin na minsan na wala kayong gasola. Hindi niya matiis. Yes, hindi daw kayo matiis. Parang nandun siya sa sulok lang. Na parang parang nakatulala siya na may ano yung problema sa family. Na parang napakita daw niya na parang i-support na din pa sa iyo. Siyempre, hindi niya matiis kasi gawa ng pag ako na talagang pag kami mag-uusap na dalawa, may problema sa bahay. Totoo lang, siyempre, na dumarating sa buhay natin, di ba, na may problema na hindi may iwasan. Kahit anong pagsubok na kinakaya ng anak ko para sa amin, sa pamilya namin. Tapos, ginagabayan pa siya ng mga kaibigan ni Brenda at lalo si Brenda. Talaga namang sinusuportahan talaga niya lahat ng mga na ginagawa niya. Hindi yung para anhin lang yung isang tao para usgahan o si Brenda man, maging suporta kayo o maging maayos na lahat yung magiging problema o anuman dumating. So grabe, ngayon is napunta kayo sa bahay ni Brenda, dito talaga at saka yung sa kabila. So anong masasabi mo kay Brenda ngayon?
Ngayon, masasabi ko kay Brenda, talagang napakabait niya. Super bait talaga niya. Talagang wala akong masasabi talaga na pinakita niya sa tao. Kahit sa akin, pinakita niya sa akin kung anong kalagahan na ng isang tao. Hindi siya yung nagmamalit na tao, hindi siya nag-aano sa ibang tao. Talagang pinakikita niya kung ano siya. Galing din siya sa hirap, galing din. Hindi, walang pagbabago kay Brenda, kundi pinakikita niya lahat yung magagandang ugali niya. Lalo sa anak ko, lalo sa mga kaibigan niya, lalo sa nagiging nanay niya, talaga sumusuporta siya sa lahat ng bagay. Not only sa yung boyfriend, not only lahat kami ng social climber na may mga vlog na kami at umangat kami paunti-unti lang. So we are so thankful din sa kanya. So thank you so much, T, for your love and support. And of course, nagpunta ka dito ngayon. And of course, kasama ka sa akin ngayong vlog. thank you so much. So ano masasabi niyo sa mga followers ngayon, mga fans ngayon ko? Mga followers. Ano masasabi mo? Maraming salamat sa mga followers na sumusuporta kay Kelvin, kay Brenda, sa mga kaibigan niya ng mga sa lahat sa mga kaibigan niya dito na nagba-vlogging. Maraming salamat sa inyo, sa mga tulong niyo, at sa mabuting ugali niyo at kabutihan niyo sa kapwa niyo. Talagang pinakikita niyo na kung ano talaga kayo. Nang dahil dyan may corona ka. Ayan, so thank you so much everyone. This is Inday Katok and of course the mother of Kelvin Simbulan. Ano pangalan mo? Julieta. So si ano pala? Si Romeo pala ang nawala mo. Si Juliet at Romeo. Ang nawawalang Romeo. Baka mag-ano kayo niyan? Baka magkilala ka dyan sa ano? Social media. So ano masasabi mo kay Julieto? Bana ko si Romeo. Ah, si Romeo! Mama pala yung ano mo. Imbenda si Romeo. So ano masasabi mo? Papa ni Kelvin siguro manood sila. What if, di ba? So ano masasabi mo? Sa Papa ni Kelvin? Oo, ngayon. Na baka kung nanood siya, go. Sa'yo, sa Papa ni Kelvin, Timothy Seabird, kung naman nakikita mo ko o nakikita mo yung anak mo, sana tanggapin mo, sana mahalin mo. Ngayon, alam mo naman hindi tayo nakikita mula noong pa hanggang ngayon. Sana magkita tayong dalawa at kausapin mo ko at mag-usap tayong dalawa ng maayos para sa anak natin, para kay Kelvin. So much everyone, thank you Auntie Juliet, and of course this is Inday Katok Kaog Alimato, and see you on my next VLOG next vlog. Thank you.